Magandang hapon. Sa News 5 Alerts, abiso sa mga commuter nating kapatid dyan. Tuloy na tuloy ang ikinasang tigil pasada ng mga grupong Piston at Manibela. Simula yan bukas, December 18, at tatagal ng 2 linggo. Susundan nito ang 2 araw na transport strike na naunang isinagawa ng Piston. Tiniyak naman ng MMDA na katuwang ang mga lokal na pamahalaan na may libreng sakay para alalayan ang mga commuter. Sa kabila nito, umaasa ang grupong Piston na papansinin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang hinaing ng mga tsuper. Matatanda ang ikinasa ng mga transport group ang strike dahil sa deadline ng consolidation sa December 31. Ang mga hindi makakasali ng kooperatiba ay aalisan ng prangkisa. Bagamat hindi tutol sa PUV modernization ng mga tsuper at operator, nais nilang bigyan sila ng sapat na oras para paghandaan ito. Nagpakawala na ng tubig ang Angat Dam isang araw matapos maabot ang maximum operating level nito. 3 spillgate ng Angat ang binuksan. Pinangangambahan kasing aapaw ang tubig mula sa dam dahil sa mga pag-ulan kahapon at sa inaasahang buhos na dala ng masamang panahon. Kahapon, umabot sa 213 meters ang water level sa Angat. Bukod sa Angat, nagpakawala rin ng tubig ang Ipo Dam na umabot na sa 100 meters ang water level. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News 5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman at narito naman ang mga balita sa Frontline Weekend mamaya. 2 patay sa sunog sa bus terminal sa Marikina. Sa Taguig City, isang lalaki umihi sa sidewalk at pinakita pa ang kanyang ari sa sumitang pulis. At award-winning singer Ed Sheeran, ready nang magpakilig sa Pinoy fans sa Marso. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas Weekend, mamayang 5:30 p.m.